Ayon po sa PAGASA, base po sa kanilang datos, posibleng makaranas daw po ng malakas na pag-ulan sa buong Cagayan Valley region sa maghapon. Tapos ang Kembut pa po, uulanin din daw po ang ilang bahagi po ng Central Luzon, ganun din ang Aurora, Nueva Ecija at Bulacan, ganyan din sa Palawan, Mindoro provinces at halos buong Bicol region daw po, mahal ko, meron po ang posibilidad na umulan daw po ngayong hapon. Okay? Ang Kembut po sa atin, bukod daw po sa LPA, umiiral pa rin ang amihan sa Northern Luzon at silangang bahagi po ng Central Luzon. Sa silangang bahagi naman po ng Southern Luzon, umiiral po ang tail end ng frontal system po natin. Gusto mo ba yung frontal system? Gusto mo ba yung frontal system na tinatawag? Oo. Pero ang Kembut po ha, mataas daw po ang chance ng pag-ulan sa hapon at sa gabi dito po sa Metro Manila, lalo na po dyan po sa Camanava area, Quezon City, Marikina, Paranaque, Las Piñas at Muntinlupa. Siyempre na may anuhal ko, ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Hanggang mamaya ang alas 4 po ng hapon dito po sa Lihim ng Liham. Lihim ng Liham. Kamusta ka naman? Oo, kaya kung narinig mo yung balita ko, mahal ko, yung weather po natin ngayon pong araw na ito. Syempre naman, kung aalis ka ng bahay, baka naman mamaya iwanan mo pa yung payong mo, diba? Huwag mo nang iwanan, hello? Oo, tapos magdala ka na rin ng chinelas mo kung sakaling walang susundo sa'yo. Kasi remember, single ka. Single ka kaya, wala ka kayang jowa. Oo, ano ka ba? Alam mo ba, yung mga sumundo sa'yo last time, o yung lalaking sumundo sa'yo last time, diba? Sinungitan mo siya kasi nga masyado kang pabebe. Oo. Yan tuloy, nag-move on agad siya. Tapos hindi ka na niya pinursu. So nga. So tandaan mo, hindi lahat ng lalaking nanunuyo forever ng manunuyo, okay? Wow. Yung ibang lalaki, talagang sinusuyo ka kasi talagang bet na bet kanila. Pero once na napagod din yung mga yan, mahal ko, ay goodbye na rin sila. Hindi lang naman tayo mga babae yung magaling magpabebe, diba? Kaya go ka na dyan. Alam mo kahapon, nag-uusap nga kami ni Sir Sander ng SM City San Jose del Monte na by the way, magkakaroon ako ng ano dyan, ng vlog video. So hintayin niyo po, no? Anyways, yun nga, mag-uusap kami ni Sir Sander. Tapos ang sabi niya, kung meron daw tayong gustong gawin, alam mo, this is the best time na gawin mo na yan. Kasi hindi natin alam talaga kung anong dadalhin ng bukas sa atin. Kaya alam mo kung meron kang gustong tao, meron kang gustong bilhin, gustong pag-eksperimentan sa sarili mo, i-go mo na yan ngayong panahon din na to. Kasi you'll never know kung ano naghihintay sa'yo bukas or kung meron pa talagang bukas para sa'yo. Kasi alam mo ba, may narinig nga akong kwento, ang Kembut, alam mo, nanonood lang sila ng TV nung mga time na yon, ng mag-jowa na yan, no? Tapos nang kumakain na raw sila, kumakain na sila ng chichirya, ganyan. Wow! Alam mo, pagsubo niya ng unang subo ng chichirya, mahal ko, ay wala na daw lasa yung chichirya. Hindi na niya malasahan yung chichirya kinakain niya, nawalan siya agad ng panlasa, mahal ko. Kaya doon, nalaman niya na meron siya at positive siya na COVID, di ba? So yun yung sinasabi ko, hindi natin alam kung anong pwedeng mangyari mamaya lang, di ba? Kasi normal pa daw, hindi naman siya nahirapan huminga, hindi naman siya nag-struggle of any sort, ganyan. Napansin niya na lang na habang kumakain nga daw siya ng chichirya, wala nang lasa yung kinakain niya. Oo. So there. So positive nga siya. Ito na nga yung sinasabi ko, kung meron kang gustong gawin ngayon, meron kang gustong i-pursue ngayon, mapatao man yan, mapahobby man yan, mapagustong bilhin na sapatos, pero nanghihinayang ka because hello money, ganyan. Wow. Alam mo, i-push mo na kasi hindi mo alam kung aabot ka pa next year. Yun. So, ako lang naman yung inyong friendly neighborhood kapitbahay na nagpupush sa inyo, nagawin nyo na yung mga bagay na gusto ninyong gawin, di ba? Wow. Kesa naman maging too late na ang lahat. Ano mo'y sabihin, Raljo? Sabihin mo, energy! Aris muna natin sa Bangkabloan, 8 minuto. Makalipas po ang alas 2 ng hapon. It's 2:08 on the clock. Mahal ko, syempre naman tayo po ay maglilihim ng liham na. So sit back, relax, and enjoy the program, mahal ko. Kung ikaw man ay naka-headset, ayusin mo na dahil baka matanggal pa yan maya-maya ng konti. Huwag ka masyadong magagalaw para hindi matanggal yung earphones mo o yung headset mo. Tapos mahal ko, kung ikaw man ay nakikinig sa radyo natin, eh halika na at lakasan mo na yung volume na yan because this is Lihim ng Liham. Lihim ng Liham.
Once again, kasama niyo na po ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Lindsay. Hanggang mamayang alas 4 po ng hapon, tutok lang. Lihim ng liham ng liham. Paghanga, pagkayamot, at pagkasabing. Damdamin hindi masambit. Sulyap na may pag-ibig at walang buwang sa bibig. Iluluha na lang ba o sa liham ilalakip? Here we are, face to face. Lihim ng liham. Ng liham. Mahal kong Lindsay. Hello po sa lahat ng mga kapwa ko tambay. I feel you. I mean, sa lahat po ng aspeto ng pagiging tambay, ramdam na ramdam ko kayo. Lindsay, graduate po ako ng isang mula sa isang universidad bilang isang guro. Pero dahil po sa pandemya, hindi na po ako nakapag-board exam or nakapag-let. Kasi lagi pong napopostpone. May mga napasukan naman po akong ibang trabaho pero puro contractual lang. Ang mahirap po dito, fresh graduate po ako at wala po akong lisensya. Kaya naman po sobrang hirap makapasok o makahanap ng trabaho. Dahil po doon, kaya po tambay lamang ako. At sa tingin ko po ay wala po akong silbi. Almost 8 years na po kami bilang boyfriend and girlfriend ng lalaking involved sa sulat na ito. Pero never pong sumagi sa isip ko na mag-live-in together kami. Para sa akin po, importante pa rin ang ikasal muna for assurance at para malaman din namin kung meron ba talaga kaming balak para sa isa't isa. Alam mo, Lindsay, hindi sa nanunumbat po ako, pero ako ang dahilan kung bakit naabot niya ang pangarap niya. Ako ang bumuhay sa kanya. Ako ang nagpaaral sa kanya. Pero kahit na ganon, hindi pa rin maiiwasan na magkaroon kami ng problema. Yung mga hirap at sobrang pagtitipid ko sa allowance ko galing sa mga magulang ko, para lang po mabahagian ko siya ng mga pangangailangan niya. Wala po kasing pakialam sa kanya yung mga magulang niya. To the point na sa akin na niya inasa ang lahat. Pero okay lang. Nagtiis ako para sa kanya.
yung gumagastos. Ang silbi lang niya sa kanila noon ay all-around katulong and yaya ng bunsong kapatid niya. Pero yun din naman yung rason kung bakit nagustuhan ko siya. Kasi bukod na sa fact na gwapo siya, eh responsable pa siya. Ikalimang taon namin nung magsimula siyang mag-apply sa mga trabaho. Awa ng Diyos, nakapasok siya bilang sundalo. Noon, alam mo, Lindsay, hindi talaga ako payag. To the point na hindi ko siya sinusuportahan ng pinansyal. Pero naaawa pa rin ako eh. Kasi palagi daw siyang gutom, palagi daw gipit. Kaya nagpapadala pa rin ako paminsan-minsan. Nung graduation niya, Lindsay, nandun ako. Halos maubos lahat ng pera ko para lang mabili lahat ng mga gusto niya. Tapos, nag-ambag din ako sa mga panggastos niya, sa handa, pati sa renta ng sasakyan. Di ko na inisip noon kung magkano yung gastos ko. Sa bagay, wala rin naman akong magagawa kasi hindi rin naman niya alam yung mga sakripisyo ko para sa kanya. Pilit ko siyang sinisingit sa schedule ko, Lindsay. Paminsan-minsan, inaabutan niya ako kapag sumisweldo siya. At dahil nga wala akong trabaho nung time na yon, eh naisipan ko namang magnegosyo. Ganun din kasi ako. Umaasa lamang ako sa bigay ng mga magulang ko. Wala namang problema sa parents ko for as long as meron akong goal sa buhay. Naiintindihan naman nila na may pandemya, kaya hindi pa ako makapagtrabaho ng maayos sa ngayon. Walang problema kay Mama at Papa na bigyan ako ng pang negosyo, puhunan. Pamilya kasi kami ng mga negosyante. Both my parents at saka mga kapatid ko may mga negosyo. Kaya naman sinabi ko sa kanila ang balak ko. Pinahiram nila ako ng pera at nangako naman ako na babayaran ko yon after 3 months. Sa mga magulang ko ako nang hiram kasi ayaw akong pahiramin ng boyfriend ko ng pera. Ramdam ko na sobrang bigat sa kalooban niya. Hindi ko alam kung nasasayangan ba siya sa pera. Pero kasi masakit sa part ko eh. Kasi nung nangangailangan siya, hindi siya nagdalawang isip sa akin. Hindi siya nagdalawang salita. Kahit wala naman akong trabaho noon, binigay ko yung savings ko para sa kanya. Tapos ngayon na ako yung nangangailangan, ayaw niyang maglabas. Akala ko pa naman, tulungan kami para makabangon. Pero mali ako.
Ang dami ko pa namang naisip kasi akala ko tutulungan niya ako. Sayang lang lahat. Kasi noon, hindi naman ako nagdalawang isip na tulungan siya, nabuhayin, at ibigay yung mga pangangailangan niya. Ngayong ako yung nangangailangan, parang nagdadalawang isip siya. Hindi man ako perpekto, Lindsay. Nagkakamali din ako. Kasi sa sobrang bigat at sama ng loob ko, nasumbatan ko siya. Naisumbat ko sa kanya lahat. Hindi niya nga ako nasusuportahan ngayon eh. Pero okay lang naman. Kasi lahat naman din ang sabi niya sa pamilya niya na pupunta. I mean sa mga magulang niya. Eh ano namang laban ko doon? Pero hindi ko pa rin maiwasan na mag-isip na kung hindi naman dahil sa akin, eh wala siyang trabaho ngayon. Tapos ngayon, grabe kong ituring niya yung mga magulang niya. Lahat ng gusto binibigay niya. Noon naman, para lang siyang trapo sa mata ng mga magulang niya. Walang silbi. Ang sabi pa sa kanya, mamamatay ka na lang ng ganyan. Kaya ako bilang girlfriend niya, nasaktan ako para sa kanya. Kaya ako nga siya tinulungan eh. Kaya ngayon, masaba na ba ako noon? Mali ba ako nang humingi ako ng tulong sa kanya? E babayaran ko naman siya eh. Mukhang pera na ba ako noon? Wala na ba akong kwenta? Kasi nararamdaman ko, Lindsay, na hindi na ako mahalaga sa kanya. Kasi buhos lahat sa pamilya niya. Lahat ng sahod niya doon napupunta. Masama na ba ako noon na sumandal ako sa kanya? Ngayong walang-wala ako? Hindi ko alam kung alam niya ba yung pakiramdam na nanliliit ka sa sarili mo. Yung pakiramdam na parang wala akong kwenta sa pamilya ko. Alam mo yung pakiramdam na nakatapos nga ako. Pero tambay naman. Kaya ngayon, alam mo, Lindsay, masakit man sa kalooban ko. Eh, yung mga magulang ko, napapaisip na ipakasal na lang ako sa iba. Fixed marriage. Ganun na ata ako kawalang kwenta. Walang silbi. Kasi ipapakasal na ako sa iba. Tapos pilit na pilit pa. Di mo napapansin nawawala na ang pagtingin. Dati anong init, ngayon ay
Naiisip kong pumayag na lang din siguro. Kesa naman dito sa jowa ko ngayon na ayaw mawala ng pera. Kung para sa akin. Alam ko namang may mga bonus sila. Lahat ng yun kinukuha niya at nauubos nang hindi niya alam kung saan napupunta. Labag sa kalooban niyang pahiramin ako ng pangnegosyo. Pero yung mga bonuses niya, kung saan-saan niya lang dinadala. Sa tingin ko itong boyfriend ko, sa tagal na naming magkasama ha, pakiramdam ko, gusto lang niya siya yung nagbe-benefit. Siya lang yung nakikinabang. Pero kapag ako na yung mangangailangan, hindi naman ako makalapit sa kanya. Halos lahat ng naging problema ko, wala siya doon. Ni isa wala siyang naitulong. Pero siya, nung oras na nasa ospital yung papa niya, grabe yung iyak niya nun. Humihingi siya ng tulong. Palibasa, winaldas yung pera niya sa inom at sa barkada. Ako pa rin yung naglabas ng pera. Tinulungan ko pa rin siya. Sa lahat ng problema niya, damay ako. Kasi ako yung tinatawagan ng mga magulang niya. Kaya ngayon, Lindsay, ang tanong ko, pati na rin sa mga nakikinig sa'yo, kayo ba, kung kayo yung nasa sitwasyon ko, itutuloy niyo ba pa yung relasyon na to? Ipaglalaban niyo pa rin ba? O papayag na lang kayo sa arranged marriage? Kasi Lindsay, ang sabi nila, natututunan naman daw ang pagmamahal. Dapat bang maging practical na lang sa buhay? Pati ba sa pag-ibig, dapat practical? Kasi yung lalaking nirereko sa akin ng mga magulang ko, negosyante din. Pareho kami. Sana matulungan niyo ako. Ako nga pala si Verna. At ito ang lihim ng aking liham.